Bakit nga ba nagagalit si Juan Manuel Dinamita Marquez kung bakit pinapasok na ng mga YouTuber at iba pang mga hindi tunay na boksingero ang sports ng boxing? Ika nga ni Marquez, hindi daw biro ang boxing dahil daw napakadelikado nito. Siguro nais ipahiwatig ni Marquez na delikado ang boxing dahil ang mga hindi tunay na boksingero ay sumasali dito para magkapera ang mga ito. Bukod pa dyan ay delikado din ito sa mga may edad na at retiradong mga boksingero dahil minsan hindi talaga maiiwasan ang disgrasya. Aanhin mo pa ang pera kung delikado ka. Pero siguro matagal nang pinag-iisipan ng mga YouTuber bago sila sumabak sa ganitong laro at siguradong napaghandaan na nila ito dahil sa malaking kikitain nila. Nagkataon lang na uso na ngayon ang boxing sa social media dahil doon ang mga tao nagiging masaya kapag sikat na ang makikita nila. Pero kung iisipin natin mabuti, okay lang naman kahit sino pang sumali dahil wala naman batas na bawal sumali ng boxing ang mga YouTuber at hindi tunay na boxer. Pero isa itong insulto lalo na sa mga retiradong boksingero dahil hindi nila na-experience ang ganito. At kung may mag-offer man sa kanila ay ayaw nila ng ganito dahil mas mahal nila ang kalusugan nila kaysa sa exhibition na ito. Kung naalala nyo dati, nung naglaban sa isang exhibition si Shaquille at Mosley, ay meron itong headgear para makaiwas sa disgrasya. Ganon din nung naglaban si Shaq at De La Hoya. Pero ang exhibition ngayon ay nakakalimutan na nilang sumuot ng headgear. Sobrang delikado ito kung hindi ka tunay na boxer. Pero alam naman natin na sumasali lang ng eksibisyon ang ating pambansang kamao, Manny Pacquiao, para magamit niya ang kikitain na pera sa kapuspalad na ating kababayan na naghihirap sa buhay. Kilala naman natin si Manny Pacquiao. Since day one ay mahilig na talaga itong tumulong sa mahihirap. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Wala naman siyang planong bumalik sa isang professional boxing. Pero giniit nito hanggat kaya pa niya kahit sa isang exhibition ay susubukan niya pa rin ito. Hindi para sa kanya, kundi para sa mga mahihirap natin na mamayan Pilipino. May mga tao talaga na ang mindset nila ay ganito. Hanggat kaya pa nila magtrabaho para kumita ng pera, ay hindi nila sasayangin ang mga oras na ito. May kasabihan nga, bawasan ang pagtulog at mas dagdagan ang trabaho. Para sa inyo mga kaskibos, ano masasabi nyo? Leave a comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section ko. At dito na magtatapos ang video na to. Maraming maraming salamat. Enjoy the day. Have a good day. Keep safe. God bless. Stay tuned. Be back.